Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang ika-anim na kabanata ng Innocent Babe. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay pakilike at share po sana ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa aking mga susunod na uploads. Minabuti ni Cassie na magpahangin muna sa veranda. Ewan kung bakit hindi agad siya hilahin ng antok ng gabing iyon. Can't you sleep too? Tinig mula sa likuran niya kung kaya't marah siyang napalingon. Al was there. He was seriously staring at her as he sat in his wheelchair. Ha? Oo. Medyo maalinsangan kasi. Kaya naisip kong magpahangin muna dito. Is that so? Kanino ko pang napapansin na malungkot ka? Naalala mo ba ang ama ni Miggy? Marahan siyang tumango. Totoo naman kasi yun. Wala nga lang itong alam na sarili na nito ang tinutukoy nito. Ilang sandaling napansin niyang natahimik si Al. Pagtingin niya muli rito, nagulat pa siya nang mapansing tumayo ito mula sa wheelchair. At gilala siyang napatanga nang mapansin ang tuwid na pagtayo nito. Unti-unti itong humahakbang papalapit sa kanya. He could totally move onto his feet now. Sobrang dahan-dahan nga lang ang paggalaw nito. Nakakalakad ka na? Halos pumiyok ang boses niya sa hindi pagkapaniwala. Yeah, it's been a week. Gusto nga kitang sorpresahin, kaya ngayon ko lang pinakita sa'yo. Nagbunga ang pagtsatsaga mo sa akin, Cassie. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya, habang gilalas na nakamasid dito. It really felt good to see him walk and move as normal as he could. Nakakatuwang pagmasdan ito. Ngunit may isang bahagi ng puso niya ang nalulungkot. Ibig sabihin ay tapos na ang serbisyo niya sa mansyon na ito. Nangangahulugan lang yon, nalilisanin na niya ang tahanang iyon. At hindi na niya ito makikita pa. Hey, bakit ba ganyan ang tsura mo? Tanong nito ang bahagyang natawa. Why you look so sad? Of course not. Bigla niyang pinasigla ang kaniyang anyo sa kangumiti. Akmang lalapit siya rito para umagapay rito. Ngunit sinenyasan siya nito. No, stop right there. I can do this. Pigil nito sa kanya pagkuway kinindatan siya. You always care for me, lady. Nag-blush siya sa sinabi nito. At natawa si Al nang tila mahalata nito iyon. You don't have to feel ashamed, Cassie. It makes me feel good to see you care for me. Pagkuway, muli itong humakbang ng dahan-dahan hanggang sa tuluyan nitong marating ang kinaroroonan niya. Nagulat na lang siya nang pabigla siya nitong yakapin ng mahigpit. The moment he got near her. Thanks to you, Cassie. Ikaw ang dahilan kung bakit nakakalakad akong muli. I wouldn't ever forget you. Muling bumalong ang luha niya sa sinabi nito. You are crying hard tonight, dear. Masuyong pinahin nito ang luha niya. Hanggang maramdaman niyang bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Tinuyo ng mga labi nito ang luhang naglalanda sa pisngi niya. Muling nagtama ang tingin nila dito. She closed her eyes in anticipation when she felt that he was going to kiss her. Para siyang idinuduyan ng muling naramdaman ang paghalik nito. She could feel the tenderness of the kisses. Cassie, do you feel something for me? Tanong nito nang tumigil sa paghalik sa kanya. Marahang hinaplos ng isang daliri nito ang kanyang pisngi. Ilang sandaling hindi niya malaman ang isasagot. Ano ang silbi ng isasagot niya kung may hinala siyang may nabubuong relasyon sa pagitan nito ni Hannah? At ano ring silbi ng isasagot niya kung isang araw ay lilisanin na rin niya ang tahanang iyon para kalimutan ito? Answer me. Do you feel something for me? He demanded. Nakayuko ang ulong umiling siya. I'm sorry, Al. Katulad ng sinabi ko, concerned lang ako sa'yo dahil kailangan. Damn! Mahina lang nasabi nito, saka mabilis na tumalikod. Nagsimula itong humakbang ng dahan-dahan palayo sa kanya.
Walang tigil sa pagpatak ang luha niya habang sinusundan ito ng tingin. Kung maaari nga lang niyang sabihin dito kung gaano niya ito kamahal. Bakas ang sobrang tuwa sa mukha ni Mrs. Adele nang makita nitong naglalakad na ang anak. Natutuwa naman si Cassie sa nakitang mga pagbabago sa binata. Nagsimula na itong maging abala. Sa pag-uusap ng mag-ina ay narinig niyang pinagpaplanuhan na ni Al ang simula ng paghawak nitong muli sa negosyo ng pamilya nito. Gayunpaman, napansin niyang malaki rin ang ipinagbago nito sa pakikitungo nito sa kanya. Palagi itong seryoso. Tila sinasadya nitong umiwas sa kanya. At lihim siyang nasasaktan dahil doon. Sinisikap nga lang niyang baliwalain iyon sa isip. Hindi niya gustong mahalata nito na masyado siyang apektado sa ipinapakita nito. Iha, nagulat na lang siya nang marinig ang tinig ni Mrs. Adele. Napalingon siya rito. Ma'am, ilang araw ko nang napapansin na palagi kang tahimik. May diraramdam ka ba, iha? Sunod-sunod ang pag-iling na ginawa niya. Naku, wala ho. Sigurado ka ba, iha? Tumango naman siya at umiti rito. Wala ho talaga. Tila kumbinsido naman ito. Gusto ko magpasalamat ng paulit-ulit sa iyo, iha. Malaki talaga ang nagawa mo para makalakad muli ang anak ko. Wala hong anuman, ma'am. Pagkuway, tahimik siyang nagyuko ng ulo. Gusto ko na nga rin hong sanang magpaalam sa inyo. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Tila gulat na tanong nito. Maghahanap na po ako ng ibang trabaho, ma'am. Sa sinabi niya ay biglang nagagap ng ginang ang kamay niya. Iha, napag-usapan na namin yan ni Al. Hindi ka aalis dito. Kukunin kitang manager ng isang branch ng Edmonds. Papayag ka ba, iha? Gulat siyang napatanga rito. Naku, wala ho akong experience sa pagmamanage ng restaurant. At malayo po ang kurso ko sa restaurant management. Take it as your stepping point, okay? Anito. Lahat naman tayo ay nagsisimula sa kawalan ng experience, di ba? Muli na naman siyang natigilan. Lihim siyang natutuwa sa sinabi nito. Gayunpaman, may mga bumabagabag pa rin sa isipan niya. Makakaya ba niyang makasama sa iisang bubong si Al at patuloy lang na lihim na masaktan? O ano, iha, payag ka ba? Muling tanong ng ginang. Madali lang naman. Dadaan ka pa siyempre sa maraming trainings. Pero kaya mo yun. At tubiling tumango siya. O siya, maiwan muna kita at may pupuntahan kami ngayon ng anak ko. Tumango lang siya at nasundan na lamang ito ng tingin. Pagtingin niya kay Al sa salas na katatapos lang ibaba ang cellphone, ay nagtama ang tingin nila nito. Ngunit agad din niyang binawi ang tingin saka mabilis tumalikod papalayo. May bisita ka. Ani ni Manang Esther nang pumasok ito sa kusina. Tumutulong kasi siya kay Aling Lori sa paghahanda ng pagkain para sa tanghalian. Po? Sino daw po? Kunot noong tanong niya. Abay ka, gwapong bata, ni. Mukha bagang doktor. Ang linis-linis at ang bango-bango. May kamukhang artista yun, ni. Kamukha baga ni... Sino nga bang batang artista yun? Enrique Hill. Sandali siyang natigilan sa sinabi nito. Ngayon lang niya naisip na napakarami na ng text messages ni Chi ang hindi niya nasasagot. O sinadya talaga niyang hindi sagutin pagkat ayaw nga niyang malaman nito kung saan siya nagtatrabaho. Pero paano nito nalaman na doon siya nagtatrabaho? Agad nga siyang nagtungo sa salas para hanapin ang kanyang bisita. Hi, I'm Dr. Chi. Narinig ni Cassie na pakilala ni Chi kay Al nang maabutan niya ang mga ito sa salas. Kaibigan ako ni Cassie. Nakita niyang formal namang tinanggap ni Al ang pakikipagkamay ni Chi at hindi niya alam kung tama ang nakikita niyang bahagyang dilim sa anyo nito. And I'm Al, pakilala naman dito ng binata. Yeah, I've known your family to be a well-known restaurant magnate. It's nice to meet you in person. Muling wika ni Chi. Nang mapatingin ito sa kanya, ay nakita niya ang pagsigla ng anyo nito. Maiwan ko muna kayo. Paalam ni Al nang makita siya nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang formal na mukha nito nang tumalikod. Paano mo na lamang dito ako nagtatrabaho?
Bungad na tanong niya kay Chi nang muli itong maupo sa sofa. Naupo siya malapit dito. Tinanong ko kay Nika kung sino ang bagong employer mo. Noong unang araw ay ayaw sabihin, pero naawa yata sa akin. I searched for this place, kaya ako nakarating dito. Gusto niyang mapailing sa ginawa nito. Hindi ka na dapat nag-abala pang pumunta rito, Chi. I'm sorry, Cassie. You haven't been answering my calls and my text messages. Hayaan mo't sa susunod ay tataunin kong naka-off ka sa trabaho. Pagkasabi niyon ay kinuha nito ang isang pupon ng bulaklak na nakapatong sa center table. At agad, iniabot ito sa kanya. Flowers for you. Sobrang na-miss kita. Kamusta ka rito? Tinanggap naman niya iyon. Okay lang ako rito. Can I invite you for dinner in your day off? Kailan ba ang day off mo? Alam mo may anak ako, di ba? Aniya rito. Kapag day off ko, ay gusto kong nasa anak ko ang panahon ko. No problem, isama mo siya. Hindi siya nakaimik. Hanga talaga siya sa positive outlook ng lalaking ito. Parang hindi man lang ito marunong magalit. He was too patient. Kung sa bagay, ay isa iyon sa trainings nito bilang doktor. Titingnan ko, may bago kasing trabaho ang inaalok sa akin si Mrs. Adele. Hindi ko pa alam kung anong araw ang free day ko. Just text me, okay? Please? Nakikiusap na ito. Muli siyang tumango. Sige. Hindi na nagtagal pa si Chi dahil biglang may tumawag na emergency call sa cellphone nito. Pag alis nito, ay agad siyang nagtungo sa silid nila ng kanyang anak para dalhin doon ang hawak na bulaklak. Bigla siyang natigilan nang masalubong niya si Al. Can we talk? Formal na tanong nito. Sige. Sandali siyang naguluhan sa madilim na anyo nito. Nang maglakad ito patungo ng study room, ay sumunod siya. Kung magpapapunta ka ng bisita, have them entertained outside during your time off. Nagkakaintindihan ba tayo, Cassie? Ilang saglit na natigilan siya sa sinabi nito. Tingin niya ay hindi naman ito galit. Pero halata ang sobrang kapormalan sa anyo at tinig nito. Pero hindi ko alam na. Tapos na ang usapan natin. You may leave. Pakisarang pinto. At humarap na ito sa laptop nito. Ilang saglit na nakamasid lang siya rito bago nagawang pumihit palabas ng study room. Masyado siyang naninibago sa mga pinapakita sa kanilang binata. Nagseselos kaya ito? Well, it was funny to think about it. Walang dahilan para magselos si Al. Marahil ay nasaktan lang ito sa sinabi niya rito noon kung kaya't ganoon ang pakikitungo nito sa kanya ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng Innocent Date. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.